Hi guys! Welcome to my vlog! Ako nga po pala si Yessa, isang registered nurse sa Pilipinas at isang registered nurse dito sa Saudi Arabia. Sa ngayon, andito po ako sa Saudi. At ang purpose po ng vlog na ito ay para ma-share ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman bilang isang nurse sa mga usaping pangkalusugan, pangmag-asawa at pagbubuntis. At kung bago kayo sa channel na ito, pwede nyo pong subscribe ang ating channel at pwede nyo din pong i-like ang ating page sa Facebook para masundan nyo po ako sa mga topic na pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay para pa rin po sa ating mga sising buntis. At ito ay ang mga paraan na makakatulong para sa isang buntis para mag-induce ng kanyang labor. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na nasa kanilang 40 weeks na ngunit hindi pa rin nakakaramdam ng mga sinyalis ng labor? At kayo ay natatakot na baka kayo ay ma-overdue at manganib si baby? Kaya ngayon pa lang ay nag-iisip na kayo ng mga paraang pwede ninyong gawin para makatulong ma-induce ang inyong labor? Kung ganon ay samahan niyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin ang mga paraan na pwede ninyong gawin para makatulong sa pag-induce ng inyong labor. Maraming mga natural na method ang pwede ninyong subukan para ma-induce ang inyong labor. Ngunit, mostly sa mga paraan o method na ito ay hindi pa talaga napapatunayan ng research at nangangailangan pa ng masusing pag-aaral. Mahalagang paalala po mga sisi, bago po ninyo subukan ang ating mga method o mga paraan na i-discuss ngayong araw na ito para sa pag-induce ng inyong labor, ay mahalaga pong kumonsulta muna kayo sa inyong doktor kung iaalaw niya po ba kayo na gawin ang mga paraan na ito. Mahalagang alam ito ng inyong doktor dahil sila po ang nakakaalam ng inyong overall condition. Mga paraan ng pag-induce ng labor naturally. Una ay ang walking. Ang pag-walking o paglalakad habang buntis ay nakakatulong mapababa si baby sa inyong pelvis dahil ito sa gravity and the swaying of your hips. Ang pressure ng inyong baby sa inyong pelvis may din prime your cervix to labor o maaaring makatulong sa progress ng inyong paglabor kapag mayroon ka ng nararamdamang counting contractions. Ayon sa research survey published in the Journal of Perinatal Education, exercise was the top trigger for expectant parents who tried to start labor naturally in their own. Ngunit ayon naman sa Journal of Obstetrics and Gynecology, there is no association between physical activity and going into labor. Pangalawang paraan ay ang nipple stimulation. Ang pag-stimulate ng inyong nipple ay pinaniniwalaang nakakapag-release ng oxytocin na isang hormone that can ripen the cervix and cause uterine contractions. Ngunit ang paggamit ng nipple stimulation technique ay kailangang ipagpaalam ninyo sa inyong doktor o midwife dahil ang nipple stimulation can be powerful. Ayon sa research, there's no way to control the amount of oxytocin being released during nipple stimulation. Pangatlo ay ang pakikipagtalik. Ang pakikipagtalik ay pinaniniwalaang nakaka-induce ng labor dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una ay ang release of natural oxytocin from sexual intimacy. Pangalawa, uterine activity from orgasm releases oxytocin. Pangatlo ay ang pagkakaroon ng prostaglandins in the semen. Ang prostaglandins ay maaaring makapag-induce ng labor at mayroong ability to ripen the cervix and get it ready for labor. Ngunit mahalagang paalala po mga sisi, iwasan po ang pakikipagtalik kapag pumutok na po ang inyong panubigan para maiwasan po ang infection. Pang-apat ay ang evening primrose oil. Ang evening primrose oil ay ginagamit para makatulong sa pag-prepare or ripen the cervix for labor and for inducing labor dahil maaaring ma-stimulate ang katawan sa pagproproduce ng prostaglandins na isang hormone na tumutulong ma-ripen ang cervix and bring contraction. There is limited evidence that applying evening primrose oil vaginally may help ripen the cervix. Kaya kung gusto ninyong gumamit nito to induce labor, be sure to consult your doctor. Panglima, use an exercise ball. Pwede kayong gumamit ng birthing ball. Sitting on the ball and rocking back and forth or moving in circles can help keep the muscles in the pelvis loose and relaxed for delivery. Pang-anim ay be relaxed. Mahalaga ang pag-relax lamang habang naghihintay ng labor
Dahil ang stress at muscle tension can delay labor by making it harder for the cervix to dilate. Pang-pito ay ang red raspberry tea. Ito ay isang herbal tea galing sa dahon ng red raspberry plant. Pinaniniwalaang binuboost nito ang blood flow to the uterus and thereby trigger contractions. Ngunit paalala po mga sisi, wala pa pong pag-aaral to prove these claims. Kaya mahalaga ang pag-discuss nito sa inyong doktor. Pang-8 ay ang pineapple. Pinaniniwalaang ang pagkain ng pinya ng isang buntis ay pwedeng makapag-induce ng labor dahil sa enzyme na bromelain na nakakatulong masoften ang cervix at matrigger ang contractions. Ngunit sadly mga sisi ay wala pa po talagang matibay na pag-aaral na nagpo-prove sa paniniwalang ito. Well, actually mga sisi, madami po akong nakikita online at naririnig na nag-testify ng mga sisi na nagsasabing nakatulong daw po talaga sa kanila ang pagkain ng pinya para mapadali ang kanilang labor. Well, kung gusto nyo po itong itry ay okay lang naman po dahil ang pinya ay masustansya naman para sa isang buntis. Ngunit, paalala lang po para po sa mga buntis na mayroong heartburn ay hindi po maganda para sa inyo ang pagkain ng maraming pinya dahil pwede po itong maging dahilan na mag-trigger sa inyong heartburn. Tsaka po pala mga sisi, kapag kumain po kayo ng maraming pinya ay baka po magkaroon kayo ng mouth sores. Pang-9 ay ang pagkain ng dates. Marami ang naniniwala na ang pagkain ng dates ay nakakatulong sa pag-induce ng labor. May isang pag-aaral sa 200 na buntis noong 2013 ang nagsasabi na nakatulong daw sa kanila ang pagkain ng dates sa pamamagitan ng pagpapalambot ng cervix. May isang pag-aaral din na nagsasabi na ang pagkain araw-araw ng 6 na piraso ng dates sa loob ng 4 weeks ay nagpapaikli ng first stage of labor and cervix was softer before delivery. Pang-10 ay ang green papaya. Ang green papaya are abundant in the enzyme papain na pininiwalaang nagre-release ng prostaglandins and oxytocin na nakakatulong mag-induce ng labor. Ngunit, gaya din po ng papaya mga sisi, wala rin pong matibay na ebidensya na nagsasabing nakakatulong nga ito. Lastly mga sisi, naintindihan ko po at alam na alam ko po na gustong-gusto na po talaga ninyong makaraos sa inyong pagbubuntis para makasama na ninyo si baby. Kaya ninyo naisipang i-induce ang inyong labor. Ngunit mga sisi, mahalagang paalala po, wag na wag nyo po itong gagawin hanggat hindi nyo po ito sinasabi sa inyong doktor dahil sila po ang mas nakakaalam ng inyong overall condition. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys! Sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yessa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day!